ating mga guro, baby girl. Oh, eto na kasama po natin ang National President ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Magandang umaga, sir. Sir Benjo. Good morning, Benjo. Mapingaga. Yes, magandang umaga po, Ma'am Chacha, DJ Chacha, and of course, Manoted. Good morning. Okay, Cha. Yes, Sir Benjo, ano po bang reaksyon ng inyong grupo dito nga po sa next year pa naman po ang implementation, though may pilot testing this year, dito po sa pagrepaso ng K-12 into K-10? Well, una po, no, we have to appreciate din naman po, no, yung salalayan, no, yung foundation nitong binabanggit po, no, na pag-review dito sa K-10, no, curriculum. Mm-hmm. Initially, no, doon lamang sa hanggang sa grade 10, ano po. Una, ang gusto ng DepEd rito, no, at least, no, doon sa pronouncements po ng DepEd, no, ay i-decongest, no, yung primary level, no. Yan pong grades 1 to 3, no, or including the kindergarten, ano po, no. And stronger kindergarten, ano, yun po, no. Pangalawa, decongested, no, yung K-2, yung 1 to 3, no. Pangatlo, syempre isinama po dito yung peace education, no? Yun ay isang component, no? And of course yung GMRC, which is nabanggit naman na po kanina, no, na bahagi na, no, nung isang batas, no. So all in all, no, generally, no, ang sabi nga po namin, no, generally kapag ka may pagbabago tayo sa curriculum, no, dapat ito ay batay, no, doon sa mga pag-aaral na siyentipiko, no, at we believe na ito naman ay dumaan, ano, sa ganoong proseso, no. And one thing din, dapat ito rin ay dumaan, ano, doon sa tinatawag po natin, ano, na consultation, ano, doon sa stakeholders, no, especially doon sa talagang sangkot po dito, and that is of course the teachers po. Oo. So agree po kayo dito kay VP Sara Duterte na ito talagang bagong disenyo ng K-10 ay para ma-improve nga yung learning outcome ng mga estudyante. Well, it remains to be seen, no, DJ Cha, hindi pa natin kasi ganito din naman ang tama. Sinasabi, no, nung mga nakalipas na mga panahon, ano, na nagkakaroon tayo, no, ng pagbabago sa curriculum, no. Titingnan po natin po, kaya nga ang challenge po namin dito, no, sa ating Department of Education ay bukod sa curriculum, no, tignan natin yung ibang aspekto, no, na mas hindi ko naman sinasabing mas mahalaga, no, kundi equally, no, important, no, with this curriculum, no. Mm-hmm. At syempre ang dami niyan, ano, ang dami ho niyan, ano. Dito lamang siguro, Ma'am Cha, no, diretso ko na, no. Sige, dito po pa lamang, no, sa usapin po na ito, no, pag nakita po natin, meron din kaming ilang mga recommendations dito, eh, no. Like for example, Manoted, no, nung mga nakaraan pinag-uusapan natin, no, yung reintroduction, ano, ng Philippine history as a separate subject, no. Hindi pa ito binanggit, no. We don't know kung ito ay kasama, kasi hindi pa natin nakikita, eh, no, yung detalye mismo ng content, no, ng curriculum po na ito, no. Meron din kaming pagdadalawang isip, no, dito sa tinatawag na makabansa subject, no. Nabanggit ni Manoted kanina sa introduction, ano, na ito ay parang pinagsama, eh, no, doon sa isang subject yung araling panlipunan at saka yung MAPE. Oh. Diba? And then considering, no, Ma'am Chana, yung araling panlipunan, ano, halos magkaedad tayo, Ma'am Chana, no, nung tayo ay nag-aaral nung elementary, ang tawag dyan ay hekasin, heografiya, kasaysayan, at sibikas. So that is composed of heografiya, kasaysayan, and sibikas. So tatlo agad, no. Yung MAPE naman is composed of music, arts, PE, and health, no. Mm-hmm. So apat. So pinagsama natin sa isang subject, no, at nilagay natin sa grades 1 to 3, no. Ibig sabihin 7 ito, no, na components, no, components naman, hindi in naman one kasi, subject. Oo. Yes, ma'am, no. Mm-hmm. Hindi naman ito kagaya ng let's say English or Filipino na isa lang talaga, tama, no, na itinuturo. Mm-hmm. No, ito ay pito, no. Oo. So magiging ganoon. And so, of course, parang yung sana DepEd, no, should find ways to lower itong class size natin, especially, no, dito sa primary, no, dito sa kinder hanggang grade 3 po, no, na ngayon ay umaabot, may mga 40, may mga 45, no, sana at least 20 or 25 lamang po, no. At yung pinaka dedicated, no, lahat naman ng teachers natin na Manoted, DJ Chai, ma-dedicated at magagaling, no. Pero at least, no, yung pinaka passionate, no,
no, doon sa pagtuturo sa mas mabababang antas, ilagay, no? Ilagay, no, sila doon, no, para matuto kagad magbasa yung bata, no? Grade 3 pa lang, eh magaling na siyang magbasa. Para sa grade 4 kasi may separate subjects na tayo, may Filipino na tayo, may English, may science. In fact, sa grade 3 pa lang meron na, no? Pero paano pag hindi nakakabasa yung bata tapos ipinapasa, no? Napag-usapan din ho yan, no, ng mga nakaraan, no, yung tinatawag na mass promotion. Sana ito, no, bakahin po natin itong mga problema po na ito, no. And siguro pinakahuli, no, na aming reaction po dito, no, maliban, no, these changes po in curriculum, no, this supposed to be coupled po, no, with teachers welfare, no. Kung yung mga teacher natin eh talagang walang bahay, no, namumroblema sa pambayad sa kuryente, no, namumroblema sa pagpapaaral sa kanyang anak o sa kanyang postgraduate studies, namumroblema sa kanyang pagpapa-ospital, no, basic, no, basic, no, welfare concerns ng public school teachers, no. Maliit yung kanyang sahod, no, napakababa, kasama siya sa pinakamababa, no, sa government professionals, no. Pag ina-address po natin itong lahat-lahat, no, eh nako po, no, yung curriculum natin, kahit medyo sabihin pa natin na medyo alanganin yung curriculum po natin, ano po, eh magiging mabuti po yung sa kabuuan po yung ating system of education. Very well said. Benjo, no, total naman ito ay pilot, no, testing ito, at mga binanggit mong input nga napakaganda, lalo na yung mga miyembro ninyo na magiging engaged dito nga sa grade 1 to 3 na pilot areas na ito, makapagbibigay na ng panukala kasi hindi pa naman to final sa pagkakaintindi ko. Subject pa rin ito to change depending sa resulta ng pilot, no? Yun ang kaya ka may pilot eh. Testing lang, yes, ito, 'di ba? Testing. Tama yung mga punto niya, eh mas maganda nga focus yung teacher sa dadalawang pulang o 25 yung maximum na number ng estudyante. Eh ngayon ba ilan? 'Di ba 40 nga umaabot 50. Eh. Opo. At saka yung nga din, ano, yung pag-aaral doon sa mga subject na sa isang subject, lima yung mga daming elements, opo, parang yung makabansa subject, pinaghalo-halo. Tama. Oh, sige. Anyway, but meantime naman, Benjo, sa ngayon naman kayo, no, na testingin natin to, pero nga maging bukas lang ang DepEd nga sana sa mga suhestyon ng inyong hanay. Kasi kayo din mismo naman ang engaged dito. Yes, sir. No, yun nga po, no, yun nga po yung aming sinasabi dito, no. Anything po, no, na nagbubukas, no, yung ating Department of Education, yung agency po, no, sa mga ganito, no. We have to engage, no. Kami, importante po ito eh, no, kasi hindi po madalas, no, bibihirang pagkakataon po na nagbubukas. In fact, isa rin sa mga pinupuri namin diyan ay nilabas nila ito, no, sa publiko, no, for public scrutiny, no, yung shaping papers, yung draft ng curriculum, nilabas po ito, no. Medyo hindi lang yung pwede kong sabihin, ano po, na hindi lang masyadong engaging, no, in the sense na nandun na yung draft tapos magbibigay ka na lang, no, ng suggestion mo, no, per topic, no. Eh kami, generic po yung aming binigay po doon, and then siguro isang paraan na mas masinop dapat yung consultation ay kung nagkaroon po, no, ng actual, no, na consultation, especially po sa ating sa ating mga guro, no, with consideration, no, doon po sa iba't ibang mga factors ng teaching and learning po. Apo, apo. Dapat nga maging... Pero kayo ba ang inyong hanay kinonsulta direkta, Benjo? Hindi po as directly as should be, no? Pwede ko sabihin pong gano'n, ano? Yun nga po, na public eh, nilabas eh. Pero nagpadala rin po kami ng aming mga recommendations, no, and reactions po. Okay, sige. So, salamat na marami, Benjo, ha, sa inyong ano, pagbibigay din ng kaukulang kaisipan dito sa napaka-importanteng issue ito. Meantime naman ngayon, pasukan na, ano, by August 29. So far naman sa inyong hanay ba, busy ba kayo sa Brigada Eskwela, at meron ba kayong mga concerns so far naman sa pagbubukas ng klase? Well, una, dun sa brigada, Maroted, maganda po yung breakthrough ito, no? Kasi for the first time, no, sinabi ngayon ng Department of Education na hindi na ito magiging contest, wala nang competition. At huwag nang kayong mag-raise ng mga sponsorship, no? Mahingi ng mahingi sa mga donors, kasi problema talaga ito taon-taon eh, no? At voluntary din ito, no? So, mabuti po ito, no? At finally, no, ay pinakinggan na rin ng Department of Education, kasi medyo nagkakainitan din ito sa field din, eh, no, doon sa mga
community, no? And then, going back, no, to actually manutan, papunta rin ako sa school later, no? But going back, no, to our opening of classes po by August 29, ito isa naming concern ngayon, ano, manutan, no? Dahil technically July 14, no, natapos, no, yung ating ano, yung ating school year 2022-2023, tapos nag-open agad tayo ng August 29. Hindi namin sinasabing we have to delay, ah, kasi well, alam niyo naman ang aming position, no, agad maaari ibalik na natin sa June to March, no, calendar, no, para hindi na tayo mag-suffer, no, na kagaya ng na-witness po natin noong Abril at Mayo, no. Pero kulang po, no, yung sinasabi po, no, yung nasa batas po ito, eh, no, yung at least, no, anim na I'm sorry, no, 60 days, no, anim na pong araw, no, na meron tayong school break, no, kasi itong natitimbon po na ito, I think 44 days, no, na lamang yung yung aming break pahinga ngayon, pero pinain pa rin ito, no, manutan ng iba't ibang activities ngayong end of school year activities, no, gaya ng national learning camp, no, ng brigada, no, ng enrollment at ng iba pa. Okay, sige. So, well, tingnan natin, ano? Kasi ngayon may mga ibang panukala na ibalik sa dati ang ating school year, pati yung calendar ho ng pasukan at saka bakasyon. Tingnan natin. It's a developing, kumbaga, it's a work in progress considering nga po itong mga nangyayari ngayon sa pagbabago ng ating klima. Sige, salamat muli na marami, Benjo, at mabuhay inyong hanay. Mabuhay. Thank you. Maraming pong salamat, Manutel DJ Chat. Thank you. Thank you, Benjo Basas po, ang pambansang pangulo ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.